money for us. Bakit ano naman ako? Mga guys, nakakalimutan ko. Hawak ko na eh, tapos bigla ako nag-vlog. Wala yan. Ayan. Ayan. Hi, Mommy Party's here. Ayan. So, ano ba ang ating ganap today? Ang dami nating ganap, no? So, dumating na yung second batch ng aking small organizer. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung clips ng aking unboxing. And then, yung clips din ng aking pag-aayos dito. And then, another thing, si Mommy Party ay nabayaran na, finally. No? Actually, kailan lang naman sila nag-start ng umutang, no? So, yung mga boys. So, ano naman ako? Teka nga guys, nakakalimutan ko. Buti na. Hawak ko na eh, tapos bigla ako nag-vlog. Ano ba yan? Ayan. Ayan. Kasi guys, Mommy Park ay putlain. Ayan. Okay guys, so unang-una na, dati po, actually guys, hindi ko na ipakikita sa inyo yung product, ano? Kasi nahihirapan akong ano eh. Kasi I have Daddy Park here on the side. Okay, so, nung araw, naabutan ko pa na walang nor sinigang sa Sampaloc. Nung araw, pag nagsisinigang talaga kami ng mga tatay ko, talagang ang gamit namin ay literal na Sampaloc. Pipitasin sa puno, ano ba tawag dito? Ilalagay sa kanin na sumusubo, no? Para doon na siya lumambot. O yung iba naman talaga, nilalaga na. So, yun. So, dahil may na-invento ang Nestle na nor sinigang sa Sampaloc mix powder, eh mabilis na sa atin at anytime ay pwede na tayong magsinigang, no? So, yan ay available sa ating sari-sari store, no? Hindi mahirap ma-access. So, isa sa items na mabili at patok, no? Dito sa sari-sari store natin. So, another pang produkto is nung araw, hari na lang para magkaroon ka ng Chicken Joy. Pero ngayon, 'di ba? Mas pinasarap, mas pinalasa and ready to ready mix na. Breading sa ating mga chicken. So, nandiyan na ang mga crispy fry or breading mix, no? Ano na sila, no? Ready na talaga as is. I-mix mo na lang talaga sila sa chicken, sa manok, para then prito. So, available yan sa ating store. Wala yatang sari-sari store na walang breading mix na tinda or mga crispy fry, no? So, brand, yun nga lang. No, kung which is the best brand o pinakamasarap at pinakatinatangkilik ng mga mamimili. So ikaw diyan sa lugar mo, kung ano ang available sa iyo ay itinda mo. So ako, meron akong crispy fry. Nung nagkaubusan ng crispy fry sa market, meron akong isa na ano ba pangalan noon? Parang Mertz ang tatak, no? So para magkaroon ng option ang tao kung sakali na naubusan ng stocks. Minsan dumadating talaga tayo sa part na naghahanap tayo ng alternative na produkto doon sa mga mabiling produkto kung hindi available o hindi tayo naka-access ng supplies. So, ano pa ba ang mga produkto na noon ay wala naman at kaya na, at nabubuhay na ang tao pero nagkaroon ng innovations at saka inventions. So, nandiyan na yung napkin. Nung araw, pasador lang, tela lang. No, pero ako, inabutan ko na yung napkin. No, na nalala ko those days, ang talagang nakalakihan ko na napkin, yung mahaba. So, kahit nga ngayon, yung nagkaroon na rin ng pagbabago doon sa malapad na napkin na those days. No? And then, meron na silang mga iba't ibang klase pa rin. So, nag-i-innovate sila. And then, yan, may mga Charmy, may mga Modest, kung ano-ano na rin ang mga lumabas. Whisper, no? So, unang-una sa akin ng those days na nakilala ko at saka Whisper. Next is yung Modest, sumunod yan Charmy, no? So, at iba-iba pa. So, ano pa ba? Diaper, nung araw lampin lang, no? Pero ngayon, available ang diaper sa ating mga sari-sari store. Nung araw lampin lang ang ginagamit ng mga bata. Ano pa nga eh, yung balot ng harina, yung tela ng harina, tapos gugupitin, tatahiin, ganun, no? So, merong nag-comment alam ko niyan eh doon sa video ko ng yung history ng Oishi, kasi yung unang kilala ang Liwayway Marketing, no, yung producer ng ng Oishi, kilala sila talaga sa pagbebenta ng gawgaw. So alam ko may nag-comment doon na yun nga nung araw nga ginagamit pang-armirol yon sa mga lampin dun sa telang ano ba sako ng harina, gayon yon. So ano pa yung mga produkto na nung araw ay wala naman tapos meron na ngayon, no? Or mga produktong nag-innovate. So nung araw kami ang nakalakihan kong
bleach ay yung parang Zonrox na kulay green na ganyan. Hindi na nga ako nakakakita na nun eh. Tapos ang alternative namin nun kapag ka walang pera, mas mura, chlorine. So ngayon may Zonrox na. Ang dami-dami ng mga tatak na mga bleach, no? Na pwedeng na available sa ating market. So usually nangunguna na ang Zonrox sa atin sa sari-sari store. Ayan. So may tinda akong chlorine, heto nga eh. Nasaan ba? Ay wala dito. May tinda akong chlorine. Ayan. May Zonrox din ako. And then, ano pa ba? Sa mga seasonings, nung araw, Betchin lang ang nakilala kong number one seasonings. Ngayon, may Magic Sarap na. May Ginisa Mix, no? Meron pang mga seasonings ng mga oyster sauce. And then, kung ano-ano. Ang dami na mga all-in-one seasoning mix. Nung araw talaga, mano-mano lang. And then, sa manok, papakuluin mo lang para lumabas yung tunay niyang lasa. Tapos, Betchin lang. Tapos, mga ano lang. Kung ano-anong sahog sa paligid. Okay na. So, ano pa? So, ikaw kung available sa sari-sari store mo ang food coloring, nung araw, ang pinaka-natural ng food coloring ay atswete. So, ngayon may atswete pa din. May Magic atswete pa ang tinatawag eh. So, hindi ko nagtitinda nun. So, yung iba naman, meron sila sa store nila na nakarepack and meron din silang tindang food coloring. So, si Mami Park, wala ako nan. Usually, available ang food coloring sa mga may mga nagtitinda rin ng mga disposable na mga cups, mga kutsara. Kasi, or mga nagtitinda ng mga powder for shakes. No? Kasi nga, magkakapatid yan eh. Yan ang magkakapatid sa ano eh. Magkakapatid sa hanap buhay na ganyan. Yung pagtitinda ng mga plastics, mga disposable cups. And then may food coloring sila. May mga vanilla-vanilla. May gatas, ganyan. So, ano pa ba ang mga items na nung araw ay wala naman pero ngayon ay nagkaroon na ng innovation. So, nung araw, hindi naman uso ang powdered juice. No? Kung maalala nyo, Sunny Orange ang available. No? Pero ngayon, may mga powdered juice at iba't ibang flavor na, iba't ibang tatak. So, available na yan dito sa ating store, no? Diba? So, ano pa ba? Nung araw, ang mga chocolate drink, ang uso lang ay Milo at Ovaltine. Ang kinalakihan ko ay Ovaltine. So, ngayon may Milo na, no? Isa siya sa na... Actually, Ovaltine, ewan ko kung meron pa bang Ovaltine, guys. Wala na ako nakikita ang Ovaltine sa market, eh. Ayan. Pero ngayon, meron ng Energen. May Swiss Mix ba tawag doon, guys? Swiss Mix? Ganon. May mga chocolate drink na iba't iba. Tapos, ano pa ba? So, ang mga powdered na gatas nung araw inabutan ko na 'yan, no? So siguro ang hindi ko lang anong araw, ang hindi ko lang inabutan na meron, tas ngayon meron na ay yung mga fresh milk na naka-tetra pack na. Nung araw ang fresh milk ay talagang sa bote at nilalako talaga araw-araw 'yan ng mga nakabasket ng mga katandaan. So ngayon ang fresh milk makukuha mo na ngayon sa tetra pack, available na sa market. Pero madalang sa sari-sari store ang meron 'yan. Merong isa pa, Sterilize. So sa Sterilize, yung Bear Brand Sterilize available sa mga sari-sari store minsan. Madalas sa mga magaganda na yung ano niya, yung situation, yung location. Kasi ako dito, may naghahanap pero ilan-ilan lang kaya hindi rin ako nagtitinda. Baka kasi masiraan lang ako, no? Ayan. So, ano pa ba? So, syempre, nag-innovate ang mga kape. So, ang mga kape nung araw ay classic lang ang alam, no? Yung classic lang na Nescafe or mga 25 great taste ganyan na mga kape. Ngayon may 3-in-1 na, no? So, pero available pa rin. Nagugustuhan pa rin ang mga nakasanayan, no? Asukal, Coffee Mate at saka kape. Nung araw walang Coffee Mate, kape lang talaga. Ganun, no? Inabutan ko pa nga yung ano eh. Inabutan ko pa nga guys yung Kokwa. Ganun talaga guys. Talagang ano, nakakatuwa. Pero ngayon, 'di ba, yung mga innovations, ang dali-dali mo nang mainom yung mga gusto mo. Ma-access yung mga gusto mo nang mabilis at madali kasi dahil sa mga pagbabago ng ating buhay, no? So magpasalamat din tayo sa mga naka-imbento ng mga 'yan kasi yan ay mga naging available ngayon sa sari-sari store natin. Alam niyo, sa tingin ko talaga, hindi mag-e-expand ng ganito o lalawig ang sari-sari store kung hindi nagkakaroon ng patuloy na innovations sa mga produkto. No? Naabutan ko ang ketchup nung araw, pero mabubuhay ang mga bata, ang tao nang walang ketchup. Ang sausawan kasi nung araw, suka, toyo, ganyan. Pero ngayon, 'di ba, may KFC na, minsan may meron ding tomato sauce, no? Nung araw kasi ang alam ko kasi ang unang sauce ng ano sa mga ketchup, tomato, hindi banana. No, pero ngayon meron tayo UFC, 'di ba? And then ang ginawa nila, ang mga produkto, they made it available in a tetra pack, in a sachet para maging affordable. No? Noon, walang safeguard na nasa sachet. Lahat ay nasa kahon. Pero ngayon, makakabili ka na ng mga safeguard na nasa sachet. Ayan. So, ano pa ba ang mga produkto na nagkaroon ng innovations na naging komportable ang buhay natin? So, meron na tayong napkin, diapers, ano pa bang... Kayo guys, comment down below kayo kung may naiisip kayo, no? Kasi ako nag-iisip talaga ako guys, kung ano yung
Tinitingnan ko ngayon. So guys, napansin nyo, nadagdagan na yung aking ano. So, mamaya, bago tong video na to, ipapakita ko yung clips niyan, no? Ayan. So, siguro yun lang muna, guys, no? Yung ano natin. So, ang ano ko lang is para lang, maano nyo na, pagtitingnan natin ang ating mga items sa store, magugulat ka, no? Ganun nila nagawan yung, ang taba ng utak ng mga nakaka-invento niyan. At ngayon ay available na sa ating store. Nung araw, sabon lang sa mukha, no? Ngayon, meron ng ano, meron ng mga facial foam, ganyan, no? Kaya nga nagugulat din ako 'yung pag iniisip ko. Nung araw gasera lang, pero ngayon may bumbilya. Eh di wow, no? So ang dami. Nung araw ang pansit, pansit lang talaga, magluluto ka. Ngayon may pansit noodles na, 'di ba? Nakakagulat din ano talaga 'no, 'yung mga lumalabas na mga produkto. Dati ang spaghetti lulutuin mo talaga ng manual, ngayon may mabibili ka ng mga sachet. Pero hindi available dito 'yan sa store kasi ano 'yan eh, pricey. Tsaka mas gugustuhin nila 'yung pansit Canton compared sa mga ano, spaghetti ganon. No? Sabi nila pang mayaman lang. Hindi naman, na-try namin yun, bumili ko nun dati. Parang hindi ko siya ganun kagusto para sa snacks ng mga anak ko. Okay, what more? What more? Nung araw, wala namang ano, wala namang mga fabric conditioner. Pero ngayon meron na, no? Ang galing talaga nung nakaisip ko, iisipin mo, available yan sa ating sari-sari store. The more na may maraming na-i-innovate, na-i-invent, na-i-invento ng mga produkto, the more na may sari-sari store. Kasi they made it available in the market. No? Ayan. So, ang sari-sari store ang isang daan para makarating sa final consumer ang mga produktong to. Kaya, minsan, magugulat ka na lang kung ano-anong mga... Tulad nito guys, ha? Ito. Itong Mega Sardines. Meron na nitong hot na maanghang na version. Pero may ito, extra hot pa. O, di ba? Ang dami nilang nai-invento talaga, no? So, yung Century Tuna, nung araw ay wala ako, walang ano yan, walang hot and spicy. Ngayon, flakes in oil lang. Ngayon, meron ng hot and spicy. Ang maling, meron ako dito. Hindi nawawala. Nakalakihan ko na yung maling. No? Tapos, yung corned beef, ang nakalakihan kong corned beef, ang tatak ay Rodeo? Rodeo yata yon. Pero ngayon, Argentina ang nagna-number one. Diba? Meron pa nga nakita ko sa ano, Lucky 7 ba yun? Dun sa Pure Gold. So, yan. Ang dami mga produkto. So, dahil sa mga produkto na yan, patuloy ng innovations at inventions, no? Para mapadali ang maging komportable at mapadali ang mga pag-access natin sa mga gusto natin na bagay-bagay, may mga taong nag-i-invento. So, tayo naman, nagiging available yan sa ating mga sari-sari store. So, tayo ang nagiging medium, isa sa mga medium para mapunta sa final consumer. Okay, so yun lang naman. And then, maraming salamat po guys sa inyong panonood. Bukas po ay Music Daan, magbababati po ako at magbababa po ako ng mga link ng ating mga kapatiran sa YT. So, pagod po kasi ako eh, kasi meron akong regla guys, kaya hindi ako masyadong talaga makapag ano ng utak ko ngayon. Pero kapag once na we are already settled sa ating mga nararamdaman, magiging okay na ulit tayo. So this is Mami Park, this is Team Park, fighting! Mwah! Ayan guys, yung unang wanted nakabayad na. So si Kuya yung next na wanted. Hi ka naman Kuya sa vlog ko. Ayan, magbabayad na siya. Guys, ganyan ako mag-issue. Papipirmahan ko muna sa kanila yung original na nakuha nila dito. So siya si Jerwin. Ito paid na to eh. Si Joseph paid na to eh. Ayan, si Joseph nakuha ni Joseph. Ayan. Ayan. So si Jerwin naman. Si Jerwin ang nakuha mo ay 185 lang. Grabe ka naman. Baka may nakuha ka pa. Ha? Yan lang talaga. 03-13-21. Okay, papipirmahan natin ito kay Kuya Joseph. Papirma ako, Kuya Joseph. 185. So, bago nyo papirmahin, kunin nyo na yung pera. Kasi, pag nakapirma na yan, pwede niya sabihin, tayo, nakapirma na ako, tayo. Ayan. So, tapos ito yung bibigay natin kopya niya. No? Ayan. So, ito naman ang may pirma ko. Okay? So, para walang ano. Kaliwaan, black and white. Yan, thank you Kuya ha. Pasensya na kayo ha. Walang ligtas kay Mommy Park. So, ang next, si Christian. Yun. Ito, Christian. Christian na Christian to. Kaling total? Ito yung kay Christian. 758. So, saan ko lalagay? Dito na lang sa taas ha. Tapos lalagyan ko na lang ng date. 758-03-13-21. Okay. So, ang pangatlong wanted. Ay ka naman Kuya. Yeah. Ayan. Kuya, nasa taas yung pipirmahan mo, ha? Ayan. Bibigyan ko kayo kopya para pag nilayan nyo kung ano yung titipidin nyo.
Ooh, money for us. 758. So, ang kanyang supply ay 42. Ayan. Thank you, kuya. Wait lang po. Ito po, kopya mo, kuya. Suklihan kita. Okay, guys. Ayan po yung aking 9 pieces dito. So, ayan siya. So, isipin ko pa kung nilalagay ko dyan. Bali, ano pala, 10 pieces dito. So, ayan siya. So, sa tingin ko, guys, hindi ko siya mapapalawi pa ng ganun. Bakit? Kasi po, inisip ko, matatakpan naman yun dito. No? So, I just let it that way na lang. So, punta naman tayo dito, guys. Si Daddy Park, guys. So. Ayun, kausap ko si Daddy. Ayun. Okay. And then, so dito, guys, oh, kung napapansin nyo, guys, oh, dyan ko nila pinuwesta na yung mga sunrocks ko, and then yung Max Glow, and then, ayan siya. Okay? So, dito, maaaring ito ay magkaroon pa ng iba pang kaganapan. So, I'm just waiting for right timing na makakita ako na mag-fit doon. Kasi pag dinagdagan ko dito, guys, ito, hindi na, magkakaroon pa rin ng space dito. Ngayon, yung shampoo, mas maganda na siya dito. Ito, guys, lalagyan ng totoo ng tools ni Daddy na nasira yung takip. So, nilagyan ko na lang siya ng mga shampoo. Ganyan po siya, guys. May partition yan dito, guys. Oh. Ayan. So, nilagyan, ginawa ko na lang siya nilagyan na ng shampoo. So, kung ililipat ko naman siya dito, so, benta ko lang to itong nagsara na. Nung nagsara na ako, may bumili pa. So, kung lalagay ko naman siya dito, saan ko naman lalagay to? Pag dito naman kasi, parang mahirap. So, dyan ko na lang siya pinuwesto. Ganyan lang siya muna. So, ayan siya, guys. Much better siya. Mas nagamit ko yung space sa taas kaysa nung ang ano ko. So, again and again, guys, inaano ko, hindi ko ina-advise na gumastos kayo. Kung kayo lang naman ay nakaka-LL, then have it your way. Walang problema. Respetuhan tayo dyan. Kung anong gusto natin gawin sa tindahan natin, bihisa natin, improvements, it's alright. Okay? So, na-flex ko lang naman. Okay?